Yo, magandang araw ulit sa inyo mga pre. At ngayon gagawin ulit tayo ng panibagong video. At bago po natin simulan ang ating video, eh, meron lang po tayo mga isa-shoutout at pasasalamatan sa Facebook po at saka dito sa YouTube. Isa-shoutout lang po natin sila. At tara, let's go. Mga pre, simulan natin dito sa YouTube. At medyo marami-rami to, kaya kailangan natin ng maraming pasensya. O makinig lang kayo dyan mga pre. Simulan na natin. Shoutout Crispy H. Shoutout Jonathan Arp Ropero. Shoutout Elmer Nopia. Shoutout Teresa Loranjo. Shoutout Jody Dilima. Shoutout Bernie Ugahoyan. Shoutout Rilly Nilaga. Shoutout Christine Chill. Shoutout Danica Karingal. Shoutout Dumongo Junior Girasol. Shoutout Ramon Dahilan. Shoutout Marlon Robles. Shoutout Manuel Manlangit. Shoutout GSB Flowers. Shoutout Ceres Maramara. Shoutout Jen Sanchez. Shoutout Ramil Labasa. Shoutout Isaac Reyes. Shoutout GM Sobrevida. Yan, sila po yung mga nag-comment dito sa ating YouTube at sa Facebook naman po, ay shoutout din po natin sila. At yung special shoutout po kay Sir Leo Torella. Sir, special shoutout po sa inyo. Maribel Makalintal. Yan. Si Sir Leo po, siya po ay isa din collector din ng mga coins na nakilala ko nga sa isang Facebook group. At siya yung nagiging kausap po tungkol sa mga coins. Kasi nga, baguhan pa lang tayo sa pagkukolekta ng mga coins, ano? At marami pa tayong binalaman. Kaya kay Sir Leo po ako nagtatanong kung ano yung mga dapat na gawin natin. Din po siyang kolektor na napakatagal na. Siguro na 4 na taon na po siyang nagkukolekta ng mga coins. At hindi lang po yun sa Pilipinas yung mga kinokolekta niya, no? So 5 ibang coins po ng ibang bansa din po yung mga kinokolekta niya. Maraming salamat Sir Leo. Sila po yung mga nag-comment sa huli nating video sa YouTube, no? At kung gusto mo rin pong magpa-shoutout ay pwedeng-pwede po yan. Mag-comment lamang po kayo dun sa latest kong video na dun po kayo mag-comment ng shoutout kung gusto niyo po. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel at di mo pa po napanood yung mga dati kong video tungkol sa coins, eh pwede nyo pa po mapanood yan. Balikan nyo lang po yung mga una kong i-upload. At kung di ka pa po nakasubscribe, eh mag-subscribe ka na po sa channel ko at pindutin mo na rin po yung notification bell, ano, para sa bawat upload ko ay ma-upload ka at mapanood mo. At ngayon nga po iba, ipapakita ko sa inyo yung aking mga na-kolekta. Tsaka yung mga kulang ko pa po na dapat makolekta ko pa para may puno din sa mga kailangan ko pang bilang. Kasi may bilang po akong sinusunod collection fee. So, papakita ko sa inyo kung ano yung kulang ko pa sa coins. Tsaka sobrang dami ko pa pong gustong kolektahin. Gusto ko po yung bawat klase po ng coins ng Pilipinas. Gusto kong magkaroon ako ng kahit ilang piraso nun. Gusto ko silang kolektahin kahit ilang piraso lang. So yun nga, no, medyo mahirap sa ngayon kasi naka-lockdown tayo at sobrang dami pong nagko-comment, sobrang daming nag-chat, nag-PPM sa atin, nagpapadala ng mga picture nila ng coins. At ang mahirap po ay sobrang layo ng kanilang mga location. Kasi po kung idadaan pa natin sa shipping, baka malugi lang po tayo isa. Kasi hindi naman po lahat ng ganong klase ng coins ay kailangan natin kolektahin lahat. So piraso lang po yung kailangan natin. Kaya shipping pa natin yan, baka malugi lang po. Kaya gusto ko po yung meet up na lang. Yung malapit po dito sa ating location, eh maaari po natin i-meet up. Kung meron po kayo mga coins o mga new series, eh pwede nyo pong i-alok sa akin yan at pag-usapan po natin kung magkano ko binibili o magkano yung presyo ko sa mga coins na yun. So let's go guys. Pakita ko sa inyo yung mga konti kong nakulikta at yung hindi ko pa napupunong bilang, ipapakita ko sa inyo. Tara, let's go. So bali ito na nga siya guys, no? Nakita nyo naman siya dati, di ba? Yung mga sample natin na pinakita ko po sa inyo.
Ngayon eh mayroon na tayong kunting kolekta at nabili natin dun sa mga taong nagtiwala sa atin at malapit lang dito sa location natin. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagkukolekta at suportahan niyo po ako. Bali ito na lahat yung dito ko nilagay yung mga nabili ko. So ngayon kasi wala pa tayong medyo magandang lalagyan. So, meron na rin po akong na-order na paglalagyan natin ng ating queens. So antayin lang natin, nandun natin yun. O kung hintayin ko na lang. So bali nga guys, ito na yung mga sample natin. Ano? Ito. Ayan. So guys, bali ito yung malbar natin. Ayan. 5, 6, 7. So 7 pieces guys. So kulang pa ako dito ng 3 kasi gusto ko maipon ako ng 10 lang. So ito yung malbar natin. Ayan. Ito sa bagong bayani na 5 pieces. Eh, meron na tayo 7 pieces din. So kailangan ko pa rin ng 3 peraso ng ating bagong bayani 5 peso coins. Ayan. Ito siya. Sobrang dami pong nagko-comment na meron nga silang mga ganyang klase. So lahat naman po sila na nag-PPM sa atin, nagsisend ng picture, nire-replyan ko po. Ang problema lang po kasi talaga ay medyo malayo yung mga location nila. So sobrang nakakatuwa lang po na sobrang dami nang nag-aalok sa atin na magbinta ng kanilang coins. Ano? At yun nga po ang problema ay malayo po yung mga location o kaya ng meetup. At di ko naman po pinashishipin kasi baka malugi lang nga lang po kasi ilang piraso na lang yung kulang ko. So 3 piraso po kaya yung malapit po dito sa location ko, eh pwede po kayong mag-PM o magpadala kayo ng picture ng inyong coins sa ating Facebook. Meron po tayong link dyan sa description ng ating video, tingnan nyo na lang po dun sa guys. So dito na tayo sa Lady Gold Landing. Yes, dito po sa Lady Gold Landing kulang lang tayo ng 1 piraso. Ano? So kung malapit ka dito sa ating location, pwede nyo na po siyang isabay dito sa kulang ko sa Malbar, kulang ko dito sa Bagong Bayani. Yes guys, yung luna natin, peso coins, ano? Marami pa akong kulang, 3 pieces lang siya, kailangan po siya ng 7 piraso guys. Kaya kung may hawak ka ng ganito klase ng coins at malapit ka lang dito sa location natin, pwede nyo na pagsabay-sabay yung mga kulang ko. Ano? So, dito nga kulang pa ako sa luna ng 7 piraso. Po yung mabini. Mabini natin piso points guys. Bali 5 pieces pa lang siya kasi kulang pa rin ako ng 5 piraso sa mabini. Yung mabini. At yung nunagun po na bagong 5 piso points. Bali isa pa lang po siya. So marami pa, 9 pieces pa po yung kulang dito. At doon naman po sa piso 2008 2006, bali 5 piraso na po, so kulang pa po ako ng 5 piraso din. At dito naman po sa lumang barya natin na piso at 2 piso, bali tig-isa pa lang po, kulang pa po ng 9 pieces. So 9 pieces pa po yung kulang ko. Teka, dito sa commemorative na piso, wala pa rin, kulang pa rin ako. Teka, dito sa 5 centavo na centavos na yung may butas guys, wala pa rin. At teka yung 10 centavos na gold coins din siya, wala pa rin po. At teka dito sa 25 centavos na may year 2008, ayan, tsaka 2009, yun yung mga kailangan natin, wala pa rin po. Tsaka dito sa, so dito naman siguro kaya kong kompletuhin tong bagong 5 centavos na yun. So marami naman yan, kaya makukompleta ko yun. So yun nga po, ito yung mga kulang ko tsaka mga dapat kong dagdagan. So marami pa po yung mga old pins natin, ano. Ayan, yan yung mga old pins po natin. So meron naman pong mga nag-aalok at may hawak na ganyang klase ng pins, ano. Ang problema lamang po ay malayo yung kanilang mga location. At saka dito po pala sa 5 peso na may year 2005, yan, kailangan ko din po. At saka yung 10 peso na may 2008,
2006 yan yung mga kailangan natin sa pag-uisa. So dun po sa mga nagko-comment na may coins sila at malayo sa location natin, huwag po kayong mag-alala at itabi nyo lang po muna yung mga coins ninyo, ano? At pag naging okay na po yung biyahe natin ay papasyal ako dyan sa inyo para mabili ang mga coins ninyo. At sobrang dami ko pa nga po kailangan yung mga iba't ibang klase pa ng coins ng Pilipinas, ano? So ito pa lang siya. So, marami pa yung klase ng coins na kailangan. Disclaimer lang po, ano, hindi ko po ito binibili para ibinta ko ng mas mahal. Ito po yung binibili ko po lamang para sa pansariling collection po. At hindi naman po lahat ng coins ay bibilin ko, eh. Piraso lang po. So thank you for watching, guys. Maraming salamat. Bye bye mga pre.